So, sama ko sa mga exam, yung puntat. So, atong pag-explain ng term mic, so, is about obedience. So, obedience. So, nag-apogin ko sa Ginoo nga, kung sabi lang, angay na ako ang imensahe. So, ito ko nga, kabalo na taong sa ni obedience mic. So, ano, tagusan na to. So, what does obedience mean in the Bible? So, the Greek word, nag-translate niya mic, so, dito lang, nag-translate niya as obey is, upako, masa, hupakyo. So, hupakyo. It understanding and responding. Obedience is the outward expression of a heart that has turned to God. So, mana siya mag-exon? Then, obedience is then mag-exon. Makita po nato siya sa Hebrews. Dali lang mag-exon. Makita nato na siya sa Hebrews 11 mag-exon. Then, sa Hebrews word mag-exon, itawag po na siya o itawag na siya o Shama. Shama, it means to hear, to give attention, to understand, to submit, and to obey. So, there is only one word in Hebrews for obedience, and it is the word Shama. So, ano siya may sense? Kung ano siya compare sila sa Greek o sa Greek o sa kanang Hebrews, na siya ay pagka-same at mag-zone. Kaya nag-inom niya sa Greek na the sense of understanding and responding. Then, sa kwan may mag-zone, sa Hebrews, nag-inom niya na it means to hear, to give, attention, to understand, to submit, and to obey. So, mauna siya ang obedience mag-exon. Then, in simple terms, it means hearing the word of God and acting on it. So, hearing the word of God and acting on it. So, mauna siya ang obedience. Then, it implies aligning our will to God. That's well, doing what God asks us to do. So, kinahang lang din mag-exon nga, ma-align yun. Diha, kung siya kabukutun sa Ginoo para sa kong. Mauna siya na usahay. Mauna pa nga, kanang bahala ng Ginoo. That's well, atong ito lang yung God's will ang inoodyon man buot mo so doing what God asks to do so mana siya then it is when we completely surrender to His authority and peace our decision and our action on His word so mana siya may so nga diha ato masabtan magsukong kung sa yun ang inood nga meaning sa obedience then sa Deuteronomy chapter 4:40 yun diha na keep His decrees and commands which I am giving you today so that it may go well with you and your children after you and that you may live long in the land that the Lord your God gives you for all the time. So, mana siya mag-exon nga, ganang sa diha din mag-exon nga, ako ang iobi or akong tumanong, kung sa'y kasabutan na tuloy sa itong buhay na Diyos mag-exon. Ginoon siya diha na pauswagon ka sa Ginoo, lakip na ang ato ang pamilya, lakip na ang tibok na ato nga, ato ang mga anak. Kung sa diha na magkinabuhi ka may exon, diha, kung asa ka karon, asa ka ngayon ka, or asa ka nagpuyo karon may exon, ang Ginoo, mo panalangin na sa simuha, o mabuhi itang bulong las pagin ang exon, buhion ka sa Ginoo may exon, patasun pagin niya ang ato ang kinabuhi. So, mauna sa diha na, mo-obey ka may exon. So unsa man ato ang makuha na iso sa diha na makinabuhi ta nga obey ta diha sa ato ang buhi nga Dios. The benefits of being obedience. So first, obedience brings blessing in iso. Amen. So mao gina siya next na adit kay makuha man iso. Ya gitang panalanginan sa diha nga mo obey ta mo sunod ta iso. Nagingon diha sa Genesis chapter 12 verse 1-3. The Lord had said to Abraham, go from your country, your people, and your mother's household to the land I will show you. I will meet you in a great nation. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. So, mara siya mag-so na, nindot yung kaysa na mag-so, no? Na, sa diha, mag-ubrita mag-so, it brings blessing. Like, story nila ni Abraham, naging, ang Ginoo, itawag siya sa Ginoo, laking story ang Ginoo sa'ya. Kinan si Abraham sa Ginoo nga, biyahe na ang imuhang naswat, biyahe ang imuhang mga kataimong mga pariente, at biyahe na ang imuhang balay sa imuhang amahan. Nagto sa'yo, tang ako ipakita. Nagot, mato, kahit panalanginan, ikaw, Ginoon, o ikaw nga. Nagpadaghalo niya nga to ang mga tao, o Ginoon kong batugan ang imuhang alam. Kinan niya sa Abraham, Ison, malingon siya na, sa diya kayo, Ison, na muupit ang Ison, ang
Ginoo na abit siya, Mexican, na limaw siya, I will make your name great, and I will be a blessing. You will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever force you, I will force you. Mexico, tanawa, kinsa ba itong mga tumulong, anong mo, tumulong kong sad. Sumawa na siya, Mexico, nga, hindi kita magpasipala sa itong mga kaigsoonan, gabi na natin, kasi Ginoo, ganyan naman, naa ang Ginoo, Mexico, naa ang Ginoo, banalidad ka sa Ginoo, ganyan naman, limaw siya, kinsa man ito ang tumulong sa inyong tumulong kong sad. Sumawa na siya. Then, and all peoples on earth will be blessed through you. So, maapil na igsoon. Sa tiyan na napanalanginan ka, imuang tibok ba niyong mapanalanginan sa Amen. So, mo na siya ang gulong sa ginomik. So, nga, sa tiyan na mauubi that it brings blessing. Amen. So, yung good with my igsoon nga, mauubi kitang igsoon. Nga, sa higyan is okay sa kalitsay. Dili, taganahan ito. Adi ko, nga naman masulog ba? Sa tingin mo man nga, obedient, it's brings blessing na igsoon. Amen. Tanaw na po ang story ni Abraham igsoon na nagpamuhan yun ang Ginoo. Then, second igsoon, obedience attracts people with God and man. Attracts people with God and man. So, ikon diyan na igsoon sa Genesis chapter 39, verse 2 to 4. The Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household and he entrusted to his care everything he owned. So, wala siya maigsoon ha? Obedience attracts favor with God and man. So, nakita na ito din maigsoon. Si Joseph maigsoon, kitala na siya dito sa Israel. Nang ibalik niya na siya, ibalik. Then, Potiphar is one of the official ni, kusa na siya sa officialist ni, ng Pharaoh ni Paraon maigsoon. Then, ang ginawa na upang Diyod ni Joseph dito maigsoon. Dunya, ipanalanginan si Joseph sa Ginoo. Then, nakita ni Potiphar maigsoon na si Joseph nag-success man siya. Kita niya. So, wala siya na Joseph found before maigsoon. Tingnan naman na ang Ginoo sa iya. Unya, nakita man ni Potiphar na ang Ginoo. Nakita niya na si Joseph nagmalapusan. Tanan niya, katigayunan maigsoon. Iyang itugyan dito ni Joseph. Kung si Joseph, dihimo niyang sinalikan mga igsoon. Amen? So, inalang maigsoon. Sa diha nga, muubita mga igsoon. Naagyon ang pabor sa ako. Amen? Nga dahil masahay nga, baka nata nga, hindi man po deserving ang Ginoo, pero ang pabor na ilinatan sa Ginoo sa inyo. Tungod sa inyo ang pangka, masinugtanong mga igsoon. Sumana siya. Then, katulong mga igsoon, obedience, spring, healing. Sumana siya mga na magdala po na siya o kaayuhan. Amen? Sa diha nga, hobi ka. So, sa Second Kings chapter 5, verse 1 to 4, ni Mixon. So, taas ka sa Mixon niya. Ako lang na siya. Kanan, i-share. So, nakita niyo natin din yung Mixon na sa story ni Naaman. Si Naaman, Mixon, usan niya siya sa sundalo. Bantugan niya siya sa sundalo, Mixon. Amen? Then, si Naaman, Mixon, usan po niya siya sa bantugan. Usan niya siya sa isog na tao. Pero, sa lahong niya siya, Mixon, na siya sakit nga. Saan na siya? Leprosy na yan sakit mo sa nila. Saan lang hindi siya maigsoon? Pero ito nakita din maigsoon sa diha na sinaaman maigsoon, diin na siya na paatoon siya maigsoon sa usaka lugar maigsoon para maayo ang iyang sakit. Nagbabulbul siya. Ganun pag yun, napagtuon uno siya dito. Kaya una-una siya na mas okay pa daw ito dito sa Jerusalem. Kaya compare ko no dito sa subak sa Jordan. So, giinan mo siya dito ito nga. Giinan siya sa iyang mga kaubad na ganun, nagsigi mo kagbabutbut na kanang ato na lang dito kay kanang patuon na siya dito sa subak kay patos lubon siya dito sa kanang ikapito nga patos lubon kay so harong siya mamahayo. So, wala na may isang nga kanang sa diha na wala na siya naglalay. So, itanong siya nga, wala na lang siya dito. Si sunod na lang yun siya. Sa diha nga nisunod siya may isoon, ito nisunod siya dito sa subak sa Jordan. Kaya diha may isoon, naayo ang iyang sakit. Pagtanaw niya ang iyang panit, hindi mo nang magpanit na sa usa ka bata ang Mixon. So, wala siya Mixon, there is healing in obedience ng Mixon. Amen? So, wala siya Mixon na kung naamon tayo mga ipamatik karo, naamon tayo mga sakit karo Mixon,
Iman ni, just obey God and make zone. Amen? So, salamat pala. Nakamagitan din si Ate Norma Pembroli. Ikap sa iyang tirin sa iyang kilip. Amen? So, ato sa nakita magsulay, si Ate Norma pag-iayot yun siya sa Ginoo. Sa iyang tirin, sa iyang rest. So, nawala kami to ang iyang doon nahilis na tirin. Naasay progress ni Ate. So, parang October, din, October, November, ipaskip na siya, dilit na siya, mag-gimo may iso. Bisunta, mag-gimo siya every 21 days, kalabuan. Tungan siya, mag-dilit siya, mag-gimo may iso. So, learn his healing and obedience may iso. Amen? Kaya kita pa naman sa life niya, atin yung normal na pirate ka ng konti sa atin. Sa atin, hindi mo makita, nagkapoy, walay balibad. Sumala siya may iso, obedience, learn his healing may iso. Amen? So, maayot kayo ang Ginoo may iso. Amen? Then, ikaw pa, may iso. Obedience, conquers, failure. Sa Luke chapter 5 verse 1 to 10 may iso. Ato na siyang basawang may iso. So, dunganan din nila ito, basa may iso para walay tuka. Walay magsiging pamuyap. One day as Jesus was standing by the lake of Genesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water his two boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and told the people from the boat. When he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you're saying so, I will let down the nets." When he had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and fell both so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am sinful man." For he and all his companions were astonished at the class of fish they had taken, and so were James and John, the son of Zebedee, Simon's partner. So, man siya may iso, nakita na ito,